Yan, magandang araw po sa inyo mga ka-hunters. Ito po yung ating aalamin. Meron nga po bang proof na matatagpuan sa 20 pesos na barya? Ito po yung in-release na BSP. Ito po yung NGC series o new generation currency. Alamin po natin yan mga ka-hunters. Ayan, nagbabalik na po mga ka-hunters. Bago po ang lahat, yan, maraming shout out po, shout out sa inyong lahat na patuloy na nanonood ng aking channel. Hindi na po tayong lahat at pagpalain nawa tayo ng Panginoon Jesu Kristo. Ayan po, isa-isahan po natin bago ko po sa inyo sabihin yung pagkakaiba po ng mga bariyang ito. Ayan po, umpisahan po natin dito. Yan. Focus lang po natin. Sa ganun makita po natin mabuti. Ang pagkakakilan lang po. Excuse me po. Yan. May taon pong 2020. Ang kulay po nito ay medyo brown. Hindi naman po all brown. Yan. Sabihin natin brown. At ang reverse po nito ay yan, nilad yung flower po at saka yung emblem ng Bakong Sentral at ito pong Malacañang Palace. So dito tingnan po din natin dito sa each po. Ayan, nakasulat po ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po. Second po. Ayan, nag-focus. Light brown po. May taon din 2020. At yung age po. Ito po yung sinasabi nilang type 3. Ayan. Yung malalaki po yung pagkakatatak ng BSP. Ito po yung type 3. Same year 2020 at ang kulay medyo light po. Ayan, second, ayan, taon 2020 at makikita po natin yung Manuel L. Quezon ay bold po. Paano po natin malalaman na bold? Dito po sa nilad bold din po yan at dito sa Malacañang Palace. Ang age naman po nito ay sinasabing type B o yung medium letter po. Tingnan nyo po yung una kong pinakita kanina. Small letter at medium letter. Okay. Next po. Ito. Another chocolate or brown. Yan. Ito pong na to, itong error po na to, bagamat error po, ito'y common po sa 20 pesos. Huwag na po natin ganong papansinin yan. 2020 at ito din po ay small letter. Ikita po natin yung nilad bold letter. Okay. Ito naman po, ang laki ng kamay ko. Ayan. Tingnan po natin sa ito yung reverse. Ito, tingnan nyo po yung small letter o normal letter po. Hindi naman pala small, kundi normal. Hindi siya naka-bold. Yan. At ang yan, ang age din po nito ay nasa type 3 o big letter wide. Yan. Ang kulay din po nito ay light brown. May taong 2020. Ayan, small letter ito. Hindi natapyasan yung pangalan ni Manuel L. Quezon. Ito yung sinasabi nilang letter S o. Yung kanda po nito. Perfect coins daw po yun, sabi. At ito pong isa. Ayan.
2020. Ito po ay small letter po yung wide. Yan, may error din po ito. Tawag dito, yung script o design po ay overlap dito sa kwan po. Inner, ano ba to? Outside ring ba yun? Or, ayan. Tapos bold letter po. Yan. Ikwan po natin. Ang tatalakayin po natin dito, yan, small letter, ay yung reverse po. At saka yung pagkulay ng mga barya. Dito pa lamang po, kung mapapansin nyo, ayan. Tingnan nyo po. Ito po. Ito pong barya na to ay kakaiba po ang kulay dito sa lima. Kahit dito sa light brown po, kung pag ikumpara natin ay para siyang gold. I-try po natin pagdikitin. Ayan po. Para siyang gold po, para siyang 18 carats gold. Pero hindi ko po sinasabi ito mga ka-hunters na gold ha. Ayan po. Kasi kung kan po, kung mas mataas sa 18 carats kasi medyo dark na po ang kulay. O, ayan po. Yung light brown, tingnan nyo po. Ayan. At ang napuna ko po dito ay yung reverse po. Itong reverse na kung saan po itong nilad na halaman po. Yung stem po. O stem nga po bang masasabi to? Hindi ko rin ga pong anak. Ayan. Napakapulido po ng pagkakagawa. O detalyado po. Pukos pa po natin. Baka sakaling makita po natin. Ayan po o. Ayan. Ako lang po ay nagtataka. Naggumawa po ba ang BSP ng 20 peso coin na fruit? Ayan. Kasi ang mga karamihan po sa mga fruit ay yung maayos po ang pagka-design o magaganda yung detalyado po yung unang-una lalo sa mga halamang ganito. Malinis po. Kumbaga. Ayan po. Tingnan po natin yung iba. Comparison po. Kaya nga po, ang paalala ko sa inyo mga ka-hunters, kung tayo mga hunting ng mga barya, comparison po, tingnan po natin yung bawat barya. Tingnan nyo po itong kabila. Same year po yan ha. Same year, 2020. Yung isa po, tingnan nyo po. Oh. Tingnan nyo po yung halaman, oh, yung isa. Yung normal letter po. Wala pong kagaya nito na parang uka-uka. Ayan, oh, hanggang taas po yan. Hanggang sa dulo. O dito po, wala. Ayan, tingnan nyo po. Ang galaw naman ng aking patungan. Magalaw na nga yung kamay ko. Next po. Next na barya po. Ito po yung kinomparison ko po doon sa kinompare ko po doon sa light brown po. Ito naman po yung brown reverse. Ayan. Again, comparison. Same bold letter po, mga ka-hunters. Hmm.
Bagamat itong kabila meron, pero sa bandang taas po wala na siyang gaano. Hindi kagaya nito, yung sa kabila po hanggang taas po meron po siyang design. Yung stem po ng halaman, mga ka-hunters, hindi po yung mga dahon na. Oh. Bold letter, parehas po sila. Bold letter. Again, tingnan po natin doon sa iba. Ito, may design din po to, pero ayan. Pero mas maganda po dito sa kabila ang pagkakagawa. Ito nga lang po ang problema, nagkaroon ng overlaps po yung script o mga design niya po. Lumabis po dun sa kulay. Kaya ito po yung sinasabi nilang common error sa 20 pesos na barya po. But ito po yung sinasabi ko nga po, itong pagkakadesign po nitong halamang ito ay napakaganda po. At saka yung kulay po ay gold. Hindi po siya brown, hindi po siya. Napakaganda po. Ayan po, hanggang taas po. Ayan po. Kung sakasakali makakita kayo mga ka-hunters ng ganito, ayan, itabi nyo po. Baka sakali, hindi natin po alam. Ito po ay yung small letter po to. Small letter. Ayan. Tingnan nyo po ang pagkakakulay po yan. Oh. Parang gold. Oh. Comparison po natin dito sa iba. Pagdikitin po natin. Pagdikit-dikitin natin ang mga kulay. At itabi ko po dito sa kabila. Ayan, nasa na ba? Ayan. Tingnan nyo po ang kulay niya. Kakaiba. Oh. Small letter. Diba? Kahit dito sa isaw. Ayan. Small letter po. Mas makintab po siya kung di hamak na makintab. Talaga parang gold po siya. Parang plated siya sa gold. Yun nga po, ang isa pa rin po sa mga bariyang ito na 20 peso ko po ay ayan. Yung kwan po nito, yung medyo mahirap na pong hanapin yung upper mint mark po ng 20 peso. Ang upper mint mark po ay makikita po dito sa edge kung saan ito po ay karamihan ay type 2 na upper mint mark. Ayan. So, ayan po mga ka-hunters. 20 peso. Proof nga bang masasabi? Maraming maraming pong salamat sa inyo. At ayan. Sana nga po ay may natutunan kayo sa aking mga pinagdadaldal. Okay po, sa akin naman po ay pagsusuri lamang po kasi pag ganitong may nakikita akong kakaiba po, lalo kung madalas natin makita sa sirkulasyon, siyempre malalaman po natin dyan yung iba kaysa sa pangkaraniwan. Okay po, maraming maraming pong salamat at God bless you po. Bye bye.